game will start in 3, 2, and 1. Let's start! Teka lang, ang bilis nila pumana! Hello mga kaibigan! Kamusta kayo? Nandito na naman nga pala tayo para sa panibago nating adventure. Siyempre sa adventure na ito, siguradong mag-e-enjoy kayo. At hindi lang yon, siguradong dito sa kwento na ito, meron kayong matututunan. Marami kayong matututunan. Dahil alam ko karamihan sa mga nanonood sa inyo, mga estudyante pa. Minsan, nahahati yung oras ninyo sa paglalaro at sa paggawa ng mga importanteng bagay. Siyempre, yung iba sa inyo pag uwi galing sa school ang gusto nyo, maglalaro na lang kayo. Dahil nga napagod na kayo sa pag-aaral sa school. Pero hindi dapat ganon. Pag uwi na sa bahay, kung meron kayong mga assignments at kung madaming mga gawain sa bahay na dapat nyong itulong sa inyong mga magulang, gawin nyo muna para matuwarin sa inyo yung mga parents or guardians ninyo. At syempre, dahil dun, mapapakita nyo na kayo yung mga responsible. Kapag napakita nyo na mga responsable kayo, syempre, hindi kayo mahihirapan magpaalam kung sakaling gusto nyo maglaro. Dahil natapos na yung mga importanteng gawain, nakatulong pa kayo, di ba? So kung bago kayo dito sa channel ko, huwag nyo kakalimutan mag-like at saka mag-subscribe. Thank you! So ngayon, maglalaro tayo ng Minecraft Education na Good Game. So ang Good Game, kadalasan makikita nyo siya kapag naglalaro kayo ng mga online games. After nyo maglaro, GG, GG! So ayan, pipili tayo ng ating avatar na gagamitin para sa ating Minecraft Education Edition na pinamagatang Good Game. So dito, dahil color yellow ang aking suot, ipipiliin din natin ang color yellow. Alam ko mamimiss nyo yung skin ko, pero okay lang yan. Kasi hindi tayo pwedeng gumamit na ibang itsura eh. Okay lang ba yun sa inyo? Kung oo, mag-like kayo. Tapos gumamit kayo dyan sa baba ng hashtag Yaji. Yun, thank you. Yan, batiin na natin siya. At ayan na nga, nandito tayo sa CyberSafe Good Game. Pauwi na kami galing sa school. At sasakin na kami ng school bus. Papauwi sa aming mga bahay. At nandito na nga kami. Nakarating na kami sa aming mga kabahayan. At mag-uusap-usap muna kami ng aming mga kaibigan. Dahil magkakaroon na kami ng school break. At siguradong mamimiss namin ang isa't isa. Sabi ni Rowan, "I'm so excited for school break. Are we playing online tonight? We're so close to ranking up." Oo nga pala, meron kaming nilalaro nila Rowan. Malapit na kaming mag-rank up. Sabi ni Christina, "I'm in. I'll just have to finish my chores before I hop. But that will be no problem." Tama si Christina. Bago siya makipaglaro sa amin, kailangan niya munang gawin yung mga gawain niya sa bahay. Kaya hindi niya nakikita na problema ang paggawa ng mga bagay. Dahil after nun, makakapaglaro na din siya after. Sabi naman ni Brent, I can't. Why not? I broke my controller. I threw it across the room the last time I was playing online. I just got so mad. My parents said I can't play until I can be more responsible. Bakit mo nga naman kasi tinapon yung controller mo, Brett? Nasira tuloy. Magagalit talaga sa'yo yung parents mo. Why are you getting so mad? Bakit ka nga ba nagalit, Brett? People can be so mean when I'm just trying to learn a new game. Plus, it's so frustrating when cheaters make it impossible to win. I'm kind of glad I don't have to deal with it anymore. Naiintindihan ko naman si Brett. Nakakainis nga naman talaga kapag ka gusto mo matuto ng isang laro. Tapos madami ka nakakalarong cheaters. Napakahirap manalo kapag gaganon. We've all been there. There are lots of ways to make online gaming more fun. Ano nga ba yung mga dahilan or paraan para maging masaya lang yung paglalaro natin ng online gaming? Maybe we can write our best ideas in a guide. A good game guide. Oo nga, tama yun. It would be awesome. Let's hurry home. The sooner the guide's done, the sooner we can all play together. That sounds cool. Well, I'm gonna head home. I think tonight, without me. Nakakalungkot nga yun. Kulang kami ng players instead na apat. Tatlo lang kami maglalaro. So, it's possible na meron kaming mamimit na panibagong kalaro. Sino nga kaya yung mga makakalaro namin? Pero sana,
Kung sakali man na makamit kami ng mga kinaiinisan natin, pare-parehas sa mga gamers katulad ng cheaters, mga hindi nice na player, eh meron kaming matutunan pare-parehas. Kung ano yung matututunan namin, eh syempre, yun yung ilalagay namin sa Good Gamer Guide para pag natapos namin yung Good Gamer Guide, eh maibibigay namin kay Brett kaagad. Tapos makakapaglaro na ulit kami ng sama-sama magkakaibigan. Masaya yun, di ba? Oo naman, masaya yun kapag kakompleto yung team ninyo na naglalaro. So ito na nga pala yung bahay namin. Oo, di ba? So ngayon, susundan lang natin itong mga bubbles na to kasi kailangan na daw natin pumasok sa bahay. At andito nga pala ang aking uncle. Hey kiddo, I just hop on to put some crabs in a chest for Aunt Joanie. So she has them before she starts her day. I miss her so much. I love that we can stay connected through online play. Oh, I almost forgot. She mailed you a package. It's in the kitchen. I'll be done soon. Can't wait to hear about your day. Okay po. Mag-enjoy po kayo dyan sa nilalaro niya. Ano po ba yung nilalaro niyo? Minecraft! Naku, masaya nga po iyan. Sige po, mamaya na lang ulit tayo mag-usap ha. Tingnan ko muna yung regalo sa akin ni Aunt Joanie. Ano nga kaya yun? Oops! Tika lang, huwag tayong maingay. Kasi nasa meeting pala yung auntie ko. Pumuna ako, kunin ko yung aking regalo galing kay Aunt Joanie. From Aunt Joanie. It's beautiful here and I can't wait to visit. I hope this boots fit. You'll need them for some big hiking trips when you come to visit. I'll chat with you online soon. Thank you, Aunt Joanie! Wow! Napakaganda naman nito ng regalo niyang boots sa akin. Magagamit ko daw ito kapag nagkaroon kami ng big hiking doon sa lugar ko na saan siya ngayon. Nandun kasi siya sa Switzerland. Ganda dun, di ba? Pero sa ngayon, eh may naaamoy akong di maganda dito sa aming kitchen. Siguro kailangan ko munang itapon tong basura. Looks like the trash is full. Take it out or ignore it. Ano bang tama mga bata? Kunin ko na ba? O hayaan ko na lang mga amoy dito? Sabi ninyo, take out. Sige. Dahil sabi nyo, ilabas na natin to, ilalabas ko na. Samahan nyo ko dito sa labas. At itapon natin tong aming basura. Oops, dito tayo dumaan para hindi natin siya ma-istorbo sa paglalaro niya. Kayo din ba mga kaibigan na nagtatapon din kayo ng basura? Paano nyo tinatapon yung mga basura nyo? Dapat nakahiwalay yung mga nare-recycle sa hindi nabubulok at nabubulok para hindi mahirapan yung mga mangongolekta ng basura. At saka, magiging malinis ang ating kapaligiran kapag nasa tamang lagay yung ating mga basura. Diba? Ang galing nyo! Kaya tapon na natin to sa ating trash. Ayan na. Sabi dito, ang next natin na gagawin ay interact with the dog. Nasaan ang aming aso? Nasaan si Tom-Tom? Tom-Tom, lumabas ka dyan. Ay, wala siya sa pool. Hindi mag-swim ang dog. Pasok tayo dito ulit. Sarado natin yung pintuan. Tapos, dito tayo ulit dumaan sa likod niya kasi para hindi tayo maka-istorbo sa paglalaro niya. Dito na tayo. Napin natin ang ating aso. Pero huwag tayong maingay kasi nasa meeting nga si Auntie. Ay, sorry po. Ito na nga po. Dito na. Yun! Nakita ko ng aming dog at malungkot siya. Tumatahol! Feed me! Sabi niya. Feed the dog or ignore? Kapag managutom ba ang inyong mga aso, papakainin nyo na o hayaan nyo lang. Siyempre, kailangan natin siyang kaya hanapin natin kung nasaan nakalagay yung kanyang pagkain. Dito, tingnan natin dito. Pwede ba siya kumain ng cake? Nako, hindi pwede. Bawal sa sweets yung mga dog. Bawal nga sila sa chocolate eh. Dito, tingnan natin baka nandito yung pagkain niya. Ano ba? Ayun! Nandiyan ka lang pala eh. Yan. Field dog football. Yan. Yum! I guess your controller is safe for today. Oo naman no. Hindi mo talaga dapat kainin. O ngat-ngatin yung aking controller. Let's all take a seat and talk about our days. Okay po. To feed your body and mind. Ayan na nga. Nag-usap-usap na kami at napagkwentuhan namin ang tungkol sa mga araw namin. At dahil bida-bida ako, nasa gitna ako. It was great hearing about your day. I love the idea of creating a good game guide for your friends. It's a great project to work on over the break. Thanks for finishing your chores, dear. Go ahead and get started on your game. I'm proud of you for helping your friend.
Oh, nandito na si Good Game Guide. Hi, I'm your Good Game Guide. I see you're being responsible, handling your chores, eating food, and talking with your family. Let's make our first entry to the guide. Okay! Gagawa na kami ng guide! Excited na po ako talaga! Gagawa kami ng guide ng mga kaibigan ko para maging responsible ang aming kaibigan ni si Brett. So sige po, una na po muna ako sa taas. Kailangan ko po muna makipaglaro sa mga kaibigan ko at para mapag-usapan na din namin kung ano yung mga ilalagay namin din sa Good Game Guide. Thank you po! Bye! Ito po muna ako. Go upstairs to your room and start your Good Game Guide. Okay! Dito nagbabubbles, kaya dito tayo papasok sa aking kwarto. Grab an empty notebook from your bookshelf to create your... Okay! This is where you can find me. Whenever you need to make an entry, grab me from your bookshelf and place me back when you're ready to continue. For your first entry, let's create some rules for the things that should be done before you can start gaming with your... Think about what you did when you got home. Pag-uwi ko po sa bahay, tama po yung nilagay ninyo. I finished all the responsibilities before gaming. Bago po ako umakyat dito, tinapos ko na yung aking homework, ginawa ko na yung mga gawain dito sa bahay, nakapag-exercise din po ako ng konti, nakakain na din po ako kasama yung family. Kaya, ready na po ako makatulong sa kaibigan ko. Lalagay ko na po ulit dito ha. Yes, ready na ako mag-move on sa game. Kayo naman po. Sabi ng aking computer, you have 90 minutes of playtime remaining today. Log in to start your session. Punta na nga tayo sa Bloon. Welcome to Bloon. Pop all your opponent's balloon. First to win. Create your team by using the cursor to hit the green plus and play to start the match. Madali lang pala eh. Okay, isa-select na yung mga kaibigan ko. Piging, 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 and play. 5, 4, 3, 2, 1. Sabi sa guide, kailangan lang natin paputulin lahat ng mga balloon, yung mga blue balloon ng ating kalaban. Ang gagaling ng mga kakampi ko, wow! Pagugsh! Pagugsh! Oopsie! Naku, di tinamaan. Yun, lagi kong huling natatamaan ata ito ah. Bugsh! Bugugsh! Last two! Bang! Red wins! Yes, tayo yung red! Galing, panalo kami. Saya. That was a pretty good start. Let's play again. Oo nga, maglaro ulit tayo. Looks like we're getting a new teammate. Let's go. Oo nga, may bago tayong teammate. Nakuha din siya na purple. Yung pangalan niya, no? Yun. Ready na ulit kami ng mga bago kong team. Ang saya. Let's start. Bing. Bing. Oh my goodness. Ha? Huh? Ang ingay naman ni Bloon Bastic. Yung bago naming teammate. What is with this player? How many messages are they going to send? Oo nga. Let's just ask them to stop. Good idea, I guess. I'll give it a try. Ayan, kakausapin ni Rowan yung mga kalaro namin kasi masyado silang maingay sa box. Hindi kami makapag-concentrate. Ayan. Pero hindi daw nila mapigilan. Hindi nila mapigilan yung pagta-type. Ay, naku. Yun. I can't take it anymore. Let's just quit this game. Nagalit na tuloy si Rowan. Wow, that's a little drastic. Let's just mute them so we don't have to see their chats anymore. Good idea. How do we do that? Check your hotbar for the pause menu. Press on that to bring up the menu. Okay, let's press this and then mag-report tayo dito. Tapos, i-mute natin yung ating... Sorry. Ikaw pala ito. Yan, o diba? Na-mute na natin si Archer's King. Hindi kasi siya. Tapos na po ang game. Tapos na. O diba? Panalo kami. Ang galing. Yay! We won! Nice game. It's too funny. I didn't mute Archer King. And they kept spamming chat the whole time. That's probably why they lost. Oo nga, kasi mas nag-concentrate sila sa pagta-type ng mga messages nila kaysa sa paglalaro, kaya sila natalo. Hey, that's a good note for the Good Game Guide. We should update talk about me. Tama, dapat i-mute na lang natin yung mga kalaro natin na maiingay para mas makapag-concentrate tayo sa larong natin. Di pa tayo makaka-istorbo sa ating mga nakakalaro. Diba? Tama yun! Kayo din ba? Nagmamute kayo kapag ka masyadong maingay yung inyong chatbox? O isa kayo sa mga maiingay?
Comment nyo nga dyan kung alin kayo dun sa dalawang binanggit ko. So, lagyan na ulit natin to dito. Wow! Meron tayong panibagong player! Bago nating hit, let's start! Wow! Excited na ako! Sigurado matatalo namin itong mga to. Teka lang, ano ginagawa nito? No way! Our teammate is popping our balloons! What the heck? We're definitely going to lose! Oh no! Hey buddy! You're popping the wrong balloons! You have to hit the other team's balloon! Bakit mo pinihit yung ating mga balloon? Pit ng kalaro naming bago! Dapat yun sa kalaban yung iyong papaputokin! Duh! I know! Hahaha! You lose! Too bad! Naku, nang gulo lang pala talaga siya! Tingnan niyo yung ginagawa niya! Pinapaputok na yung sarili naming balloons! Kalaban! Dapat yung natalo niya! Siguro kakampito ng mga kalaban kaya ganyan yung ginagawa niya! Nakakainis naman! Hindi kami mananalo na ito! Ay naku! Pero bibilisan ko na lang para manalo kami! Nakakainis naman tong bago naming teammate! Walang pakikisama! Yun! Panalo pa din kami! Kala niya ha! Di pa din mananalo ang kadayaan! Wow! I can't believe we still won even with our teammate popping our balloons! And they already left our party! So I can't give them a peace of mind! It's okay! We can still access them from our player's menu! We should definitely report them so they don't keep ruining games for other teams! Tama yun! I-report na! Yes! I agree! Let's do that now before starting another game. Let's do it. Go ahead to the pause menu to report. So ayan, pupunta ulit kami sa report. Tapos, i-report namin yung aming mga kalaban kanina. Ay hindi, yung aming teammate pala. Hindi naman tumarunong makisama. Ang ginawa niya yung nag-refit. Thank you for your report. We will review the report and the game data. If your report is accurate, we may take action against the player. So, paalala lang mga kaibigan, dapat pag nag-report kayo, isiguraduhin niyo na tama yung pag-report ninyo, hindi lang sa dahil kalaban niyo o kaaway ninyo yung ibang players. Reasonable kung bakit niyo sila ni-report. That was rough. I hope those reports work. We should update the good game guide to talk about dealing with people who try to lose the game on purpose. Tama yun! Dapat talaga, nare-report yung mga ganong klase ng mga players. Sinisira lang nila yung paglalaro. Hindi sila naglalaro na maayos. Nanti-trip lang sila. Ganon. Ay naku. Ayan, meron na naman tayong panibagong natutunan. Kaya mag-start na ulit tayo dahil meron na naman tayong panibagong team. Ay naku, sana hindi siya sakit sa ulo, no? Wow, your skin is awesome. I've never seen it in the in-game shop before. Thanks. It's part of a hack I downloaded. It adds a bunch of cool things to the game. Meron siyang hack. Naku, sana yung skin lang niya yung may hack. Sana hindi kasama yung laro niya. Alright, team, focus up. Let's start this round. Okay, let's start. Play 4, 3, 2, and 1. Let's start the game. Begin. Oopsie, anong ginagawa niya? Nakabilis naman ng pagpapana niya. Wait, what's happening? Does that hack pack also affect your game performance? Sabi ko na nga ba, may epekto sa paglalaro niya eh. Yeah, I can turn on super fast arrows. I occasionally turn it off so it's not as obvious. Smart, right? Easy win for us now. Hey, should we report this? It feels unfair using hacks to win. Oo nga, dapat manalo tayo kasi magaling tayo. Hindi dahil gumamit tayo ng mga hacks. Or nag-cheat tayo? I'm not sure. I mean, it's helping us win. But it's not right. What do you think? Report or not? Kayo mga bata, ano sa tingin nyo? Kakausapin lang ba namin siya? Ere-report ba namin? O wala kaming gagawin? Siguro reasonable naman yung sinasabi niya na para manalo kami, kailangan niyong gumamit ng cheat. Pero, pwede naman kaming manalo kahit wala kaming gamitin na cheat eh. Diba? So kausapin na lang siguro muna natin siya. Yeah, I agree. Let's talk to them first and see if they understand why it's not okay to use hacks. Okay, pero ngayon, ikailangan muna natin tong talunin. Oh, come on, it's just a game. But think of it from the other side's point of view. It takes fun out of the game for them. Plus, what's the point of ranked games if it's not based on skills? Totoo, dapat kaya ka mag-rank up sa game eh dahil magaling ka, hindi dahil sa nag-cheat ka. I guess you're right. I haven't thought about it from the other team's perspective. Alright, I'll turn them off and uninstall the hack after this game.
Okay, buti na lang naliwanagan siya. Kaya tara na, balik na tayo sa paglalaro. Sana hindi na naulitin yung ginawa niyang pag-use ng mga hacks. Para kung sakaling mag-rank up man siya, eh dahil natural na magaling siya. Diba? Tama yun, kaya nanalo kami! Yay! Wow, I'm surprised that worked. I guess it's worth trying to reason with people. What if they use the hack in future matches? Maybe we should still report them to help the game detect this type of... Yes, let's report. Para maging aware din ng ating system na may mga nakakapasok na hack. So punta tayo dito. Tapos reportin siya. Nang hacking. Para hindi nga naulitin. There you go. Let's update the good game guides to include reporting hackers to be sure the game can detect people using cheats. Tama yun! So dito, inilagay ko na sa good game guide na hindi tama ang pag-use ng mga hacks. Yay! Lagay na ulit natin ito dito. And let's start a new game! It would be nice if we could get one solid teammate today. Totoo! At least we've been taking the right steps. I'm sure it's just a matter of time before we have a good, clean game. Hey team, how's everyone doing? Hi Sky Blockstar! Siya ang bago naming teammate! Sana okay siya? We're alright. We've had some rough games today. That's the worst. Well, let's try our best and make this a better. Okay Sky Blockstar! Mukhang nakakita na kami ng maayos-ayos na teammate ngayon! Sigurado makakapanalo na kami ulit. Guy game will start in 3, 2, and 1. Let's start. Teka lang, ang bilis nila pumana. Red wins. Huh? Panalo kami? Ang bilis nila to pumana? We won? Oo nga eh, nagtataka din ako Sky Black Star. But they were doing so well. I think they were all using the same hack that our teammate used last match. I guess they get kicked for cheating. Siguro nga. Good thing we reported them. It seemed to have helped like other players using the hack. Who knows what would have happened if we didn't? Well, I'm glad you did. GG team! I could use a break. I'm glad things work out. But dealing with all this negative matches is starting to affect my mood. Kaya nga, nakakawalang gana. Pero importante, may natutunan tayo. A break sounds like a good idea. I'm going to stretch and get some water while you update the good game guide. About how our reports made a difference. Yun, papahinga daw muna yung mga kakampi ko. Iinom din sila ng water. Kayo din, huwag nyo kakalimutan uminom ng madaming water ha. Huwag puro computer games. Inom-inom din ng water. Tapos kain din kayo. Yun! It feels a bit better. I grabbed some water to drink and did some breathing exercises. I'm feeling much better now. Ako din, huminga na din ako ng malalim. Tapos uminom din ako ng madaming water. Me too! Sometimes, it's good to do an emotional check and break when needed. Let's hop in and start another match. Okay, at may bago na tayong it girl siya. Ganda ng damit niya. Flower. 3, 2, and 1. Let's go! Boogsh! Boogsh, what's the deal with your name? Ah, oo nga, bakit may mura sa kanyang pangalan? Sabi niya pa, eh, who cares? Ay, naku. Nababasa nyo ba yung nasa chatbox mga bata? Naku, kapag naglalago kayo, huwag kayong gagamit ng mga inappropriate words. Hey, what's up with the player's name on the other team? It's totally inappropriate. I think I'm going to report them. What? Who cares? It's just a gamer tag. You might not care, but online communities should be respectful of all players. Tama yung Christina. Just because you're alright with it doesn't mean it might not upset someone else. Totoo yun. I get where you're coming from. But a report? I don't know. What the- them? Tama yun. Hey, I just wanted to check in to see how your matches have been. Are you winning? Apo, nananalo naman po kami. Yun nga lang. May mga nagiging trouble. Pero okay naman po. Natututunan namin at ilalagay namin dito sa Good Gamer's Guide. Wait a second. Is that player's name I think it is? That this game was appropriate for you to play. Oo nga po, pero hindi ko po alam bakit siya gumamit ng mga bad words eh. Wait, we were just about to report. It's true that we can't always control the content we see through gamer tags and chat. But that's why we're making our guide. We're taking steps to stop these things from happening. Well, I suppose it's better to take an action and make a difference. Alright, but if there's...
Every something you come across online that upsets you, you can talk to me about it. That was a close one, I guess. So you were right. It's better to report anytime, even if it doesn't upset me. Let's report. Puto tayo sa report. And then, sino ba dito yung nagbabad words? Ikaw yun! Inappropriate! Yun! Report na natin siya. Reported! Hopefully, they have to change their name soon. Let's update the Good Game Guide to talk about what to do when you see an inappropriate content online. Okay! Tapos na tayo sa ating list at ilalagay na natin yun dito. Yes! Hey! You should be finishing up your gaming by now. I hope it went well. It said that your whole squad couldn't play together. Kaya nga po eh, wala kasi si Brett. I called Brett's parents and told them about the book you were working on. They really think it would mean a lot coming from friends. Are you ready to bring it to them? Yes! Wait, we have that spare controller. Why don't you share it with them so they can use it until they buy a new one? I think it's still downstairs somewhere. Why don't you see if you can go find it? Oo nga po, auntie. Sige po, ahanapin ko po yung extra controller natin sa baba. Para mapahiram ko sa kaibigan kong si Brett para maging kompleto na ulit yung squad namin sa paglalaro. At syempre, dahil nakagawa na kami netong Good Gamers Guide, eh, may share na namin to sa kanya para maging responsible na rin siya na player. Sige po, dito po muna ako. Hanapin ko muna yung controller, ah. Bye-bye. Saan kaya yun? Nasa baba daw, eh. Teka lang, ha. Hanapin natin. Saan kaya nakalagay? Dito sa kitchen? Makikita ba dito sa kitchen ang controller? Hindi? Okay, saan tayo pupunta? Nakakinain na naman ng dog. Doggy, nasa iyo ba yung controller? Ay, wala daw sa kanya. Ano kaya yung controller na yun? Wala dito? Palabas ito ng bahay eh. Nasaan ba yung controller? Yun, dito. Yun! Ito. Ano yung controller? Yes! Great, you found it. Let's bring it over. Okay po. At ito na nga. Nandito na tayo para i-meet parents ni Brett at si Brett itself. I heard you were working on a book to help make online gaming a little more fun. That's a great idea. You kids need to find ways to deal with all this new technology. Wow, this is so nice. I was really dreading this break. I'm ready to be more responsible and I'm so glad I can count on my friends. Oo naman Brett, no, na-miss ka nga namin kalaro eh. We have this extra controller we wanted to share with you. Maybe when you're allowed to play again, you can use that until you save up for a new one. Brett, sa'yo na tong Good Gamers book. Pasahin mo yan ha. Wow, meron akong certificate. Ang saya naman nito. Nakapaglaro na ako ng online games. Binigyan pa ako ng Good Gamer certificate dahil nakagawa ako ng Good Gamer guide. Salamat sa tulong ng mga bata ha. Salamat din sa pagsayang gandulo dito sa video na to. Kung madami kayo natutunan sa adventure natin ngayon, eh huwag niyong kakalimutan pinitin yung iba pang mga video dyan sa screen ha. Kung nag-enjoy din kayo, eh huwag niyong kakalimutan pinitin yung like button. At para sa mas marami pa mga contents at videos, eh mag-subscribe na din kayo. Hanggang sa muli!